Muling sumalang sa Senado ang panukalang pagsasabatas ng medical cannabis o marijuana sa bansa. Dito lumabas na ang ayon sa ilang grupo na pwede magtayo ng research facility para pag-aralan ang paggamit nito. Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Bilang namin na panahon na para tignan yung mga cannabis users as mga tao, no? Hindi po kami mga masasamang tao, hindi po kami mga kriminal, no? Mahigit isang dekada nang ipinaglalaban ng abogadong si Henry Anahe ang pagsusulong ng medical na paggamit ng cannabis o marijuana. Sa panahon na legal ang sigarilyo at alak, no, tingin natin kaya rin naman natin i-regulate ang isang halaman lang, no, at payagan ito bilang gamitin ng isang gamot. Kabilang si Attorney Anahe sa nasa 16,000 individual sa bansa na naniniwala sa taglay na gamot ng marijuana. Dahil saksi mismo siya sa kakayahan nito bilang halamang gamot pangontra sa iniindang kondisyon. Kanina muling isinalang sa pagdinig ang Senate Bill 230 o ang Medical Cannabis Compassionate Access Act na isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla. Tinitignan nito ang bansang Israel bilang modelo ng panukalang batas. Ang inyo pong lingkod ay hindi tumalikod sa ating advokasya na bigyang pahintulot sa pamamagitan ng panukalang batas na ito ang medikal na paggamit ng cannabis sa ating bansa. Kung isusulong ito ayon sa Department of Health, dapat ay magtatag muna ng Philippine Medical Cannabis Agency para pag-aralang mabuti ang siyensya sa likod nito. Its health benefits and risks based on available evidence, cost effectiveness, the regulatory capacity of the concerned agencies involved in the implementation, and the overall public health impact of medical cannabis. We believe the bill will help achieve the long-awaited balance between granting healing to patients with unmet medical needs and prevention of diversion, as recommended by the United Nations. Pero ang ilang ahensya duda na agad maisasabatas ang panukala dahil kailangan munang mailipat ng Dangerous Drugs Board ang klasifikasyon ng cannabis. Sa ngayon kasi hindi ito kinikilala sa bansa bilang gamot at bagkos ay may bakas ng potensyal na maabuso kaya't ipinagbabawal ang anumang uri ng paggamit nito. Hindi pwede na ang ating bansa ay aangkat sa isang produkto na wala tayong kasiguraduan kung saan ang gagaling. Yan po ay lahat nakapending sa kadahilanan na ang reclassification committee po ng Dangerous Drugs Board na kung saan siya po yung tatalakay at mag-aaral sa mga petisyon. 10 taon na po kami nag-aantay and we would like to challenge FDA to really use this compassionate special permit, lalo na po ako, para sa anak ko. Malaking bagay na po sa amin yun. Sana lang po hindi yun lumalabag dun sa Anti-Red Tape Act, no, yung ARTA, na dapat ina-actionan ng anumang petisyon o... Sa July 31 ang nakatakdang meeting ng Dangerous Drugs Board upang plantsahin ang pagsasaayos ng scheduling ng marijuana. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.